Ano nga bang gagawin guys kapag ang kaso ay pagkatapos na sa barangay? So, sabihin na natin, hindi nagkasundo sa barangay. Yun ang senaryo. So, ikaw, complainant, so gusto mong ituloy yung kaso. Ano ba ang mga dapat gagawin o ano ang next steps para ma-proceed sa kaso? Yan magandang pag-usapan natin, guys. No? By the way, kung ikaw ay first time, ako pa ang yung online criminologist police ako. Well, guys, so ang mga maliliit na kaso ay minamandatos ng batas ay dumaan sa barangay, yung maliliit na kaso, no? So sabihin natin yung penalty ay hindi lalagpas sa isang buwan o pwedeng isang taon, no? May mga korting ganun. Naghahanap ng certificate to file action from barangay. So, imagine natin dito tayo sa label na hindi na kaya ng barangay. Gusto mong i-proceed yung kaso mas mataas na human. So, kukuha ka ngayon ng certificate to file action plus yung mga other dokumento mo na available na maaaring magamit mo sa pagpapile ng kaso. For example, sa criminal case, pupunta kayo sa kung anumang kaso yan. Kung criminal case yan, ay magpapasis kayo sa police investigator sa local na area mong nakakasakop para doon ka mag-file ng affidavit of complaint. Kasama yung mga dokumento na maaari mong katibayan na para magpalakas ng kaso with witness, no? So, ngayon, police matter yan. So, ang police, ikagather yan lahat ng dokumento, lahat ng kailangan gagawa niya ng affidavit of complaint o saka endorsement, information data form, yun, pipilapan lahat ng police na at i-endorse ngayon yan ng police sa prosecutor. So, ngayon, sabihin natin, alam, makukulong na ba ang suspect? So, depende ho sa kaso. Kung yan ang kaso ay non-bailable, no bail recommended, maaaring makulong yan. Maaaring hindi kapag maliit lang na kaso. Ngayon, so steps tayo. Galing na tayo sa police, so punta naman tayo doon sa prosecutor. Si police, nag-endorse yan, information na yan, mga nakalap ng dokumento na galing sa complainant doon sa prosecutor. Si prosecutor naman, i-evaluate yan at mayroon nakikita siyang probable cause. O ang tandaan natin yung function ng dito na sa kaso ng prosecutor, naghahanap sila ng probable cause. Pwede nilang dagdagan yung kaso, pwedeng babaan. O pwedeng as is, kung ano yung in-endorse ng police, pwedeng ganon. After nun, iwawarant na ba? Hindi pa. Pasasagutin muna, it's called subpoena. Isusubpoena muna ng prosecutor ang respondent o mga suspect para sumagot doon sa allegation na laban sa kanila. So, bibigyan sila ng 10 araw para magsagot sa subpoena. Upon receipt, hindi silang bibilangin yan. Dapat mag-submit sila ng sagot. Wow! Kulong na ba? Hindi pa, wag kang atat. Hindi pa nga eh. Kulong ka agad ang iniisip mo. Ngayon, kapag kung okay na yung prosecutor, nakakapag-conclude na sila, antayin nyo yung decision. Ang tinatawag naman ito ay resolution. By the way, atras tayong konti. Doon muna tayo subpoena. Kapag ang suspect ay hindi sumagot sa subpoena, yun, kulong na. Hindi pa, sandali lang, huwag kang atat. I-issue muna yan ng warrant. So, yun. Kapag may warrant na, ang kasunod yan, kulong na ba? Hindi pa kapatid, sandali lang. Kapag nahuli na warrant, titingnan muna yung kaso kung bailable. Kapag bailable, ang gagawin? Magbibil yung suspect. Nakulong ba? Hindi. Di ba? Nag-bail eh.
kamot ka ngayon suot. Bakit ganun? Akala ko pag nagdemanda makukulong na. Bakit pag-alagala pa yan? Eh, naghihiring pa kayo eh. Antayin niyo munang masintensyahan. Meron pang tanong, bakit yung binimanda ko pulisya ko? Nasintensyahan na yun eh, pag-alagala. Ay, baka naman nakapag-apply ng probation yun. O, oh, diba? Tinanong, ilang taong ba ang sintensya? O, oh, yun. Kapag nasintandaan nyo guys, pag first time offender yan at qualified yan sa probation, kahit nasintensyahan na yan, mag-a-apply yan ng probation. Nakulong ba? Hindi pa rin, di ba? Pero, nasintensyahan. Ba't ang labo, no? Sa mga nakakainin sa mga abogado, yung mga nakakaintindi ng criminologists or sa mga ordinaryong, no, hindi nyo naiintindihan na nga. Ang naiisip nyo, kapag nagdemanda, kulong na. Puro kayo kulong, kulong, kulong. Wala nga eh. So, ganun gaya ang kaso, hindi basta-basta magpakulong. Nagdemanda ka lang, ipapakulong mo na. No. Minsan, depende pa yan sa city, no? Minsan may mga maraming ano tinatawag na tayong consideration. Andyan yung mga sabi nilang malakas. Bakit ganun? Nasa Pilipinas ka eh. Gusto mo, doon ka mag-file sa ibang bansa, doon ka sa Saudi mag-file. Para sakaling walang ganun. So, maraming mga sitwasyon na pwedeng maka-apekto guys sa kaso. Huwag puro kulong ang isip, ha? Bakit ganun lugi ako? Hindi ka nagpariglo eh. Anong napapala mo? Nakakala ko napakalaki yung binabayad sa akin. Yung pala. Alam mo guys, minsan ang ariglo ang mas malaki kaysa parosa sa court. Ang court talaga ay tinitingnan lang yan yung mga dapat-dapat. Hindi yan nag-overpricing. So sa ariglo, pwede kang mag-overprice. Tandaan nyo yung ariglo. Both side lang kayo dyan magkakasundo. Walang pakialam dyan yung korte kung magkano man yung pinagkasunduan nyo. So, kanila lang yon. Ang kanila ay papel. Legality lang. Diba? So, yan guys. So, sana may nakuha kayong information dito sa accounting barangay natin. Ano ba ang title nito? Kapag katapos sa barangay, ano na ang susunod na gagawin? Next step para i-proceed yung kaso. Maraming salamat. Kung may mensahe kayo at confidential, wag at critical yung critical, ano yun? 50-50. Kung masilan yung kaso, so message nyo kayo ko privately and para makuha nyo ang ating servisyo. Walang bayad, unahan na kita. Donation lang kung gusto mo, pang kape. Pang isang taong kape lang. Tama na yan. Okay, maraming salamat. Thank you for watching. See you again. My next video. Ay, live tayo guys. Tuwing alas 9 pag may time ako, nagla-live ako. From 9 a.m. upward. Thank you for watching.